Guys, good afternoon once again. Kumusta po sa ating lahat? Kumusta ang ating mga kababayan ng mga OFWs? May mga nakapag-subscribe din po sa akin ng mga OFWs from Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Hong Kong, sa Singapore, and of course sa USA. Mga may guys, thank you so much sa panonood ninyo. Thank you din po sa inyong suporta, sa inyong pag-like at pag-subscribe. Maraming thank you po sa inyong lahat mga may guys. So wag po kayong magtaka bakit napaka-haggard yung ating mukha. Ayan, so luloy na luloy yung ating mata ngayon mga may guys. Kasi nga, dire-diretso po yung ating trabaho. So yung ating mukha ngayon, haggard, napaka, yung sabi nila na parang, what is called that? Yung sabi ng mga bata na, parang terador. Oh, yun. Parang terador yung aking mukha, yun ang sabi nila. So, never mind. Huwag natin yung patulan mga may guys. Importante, totoo po tayo dito sa ating sarili. Wala tayong inaapakan ng mga tao. Wala tayong ginagawang masama. Ang importante, masaya tayo. Kahit ano yung mukha natin dyan na sinasabi ng ibang mga tao na baliw to, kinakausap ang sarili, wala nang hiya-hiya, kahit sa ang sulok ng dako, kinakausap ang sarili. Huwag po natin yung ikahiya mga may guys. Bilang isang vlogger, may mga nagtanong sa akin kung ano bang pwedeng gawin. Sabi ko sa kanila naman, ito lang po mga may guys yung pwede kong sabihin sa inyo. Kung makapal yung mukha ko, dapat mas makapal yung mga mukha ninyo. Tama po ba? Kung makapal yung mukha ko na humarap sa kamera, dapat mas makapal yung mukha ninyo na humarap sa inyo mga kamera. So, ganun lang po yun mga may guys. Ganun po yung mga vlogger mga may guys. So, huwag nyong tingnan yung ibang mga tao. Huwag mong tingnan yung ibang mga channel or yung ibang, bisitahin mo, kumustahin mo, ganun. So, makipagkaibigan tayo sa ibang mga channel, pero ito yung sasabihin ko sa inyo mga may guys ha, sa mga kagaya ko mga baguhan na parang walang confident. Ha? Ang dami nagtanong sa akin, ito yung sa akin sasabihin, go lang. Huwag mo silang patulan, hayaan mo na sila kasi ako dito mga may guys, bago pala ako dito, may mga alingaw-ngaw na lalo na pag yung nagla-live ako, yung ibang mga lahi mga may guys, hindi ko nila lahat ha. Yung ibang mga lahi kasi nagsasabi na ganito ganyan, baliw, nasisiraan, stupid. Kasi ako mga may guys, direct to the point ako, nag-kokorik po ako sa taong may mali. Okay? Ikukorik ko po siya. Kasi mali yun eh. Hindi ko po hinahayaan na ganun na lang okay, no. Ayoko po ng ganun. So, yeah, for today's video mga may guys, wala naman tayong ibang gawin. Ayan, so na-miss ko kayo ng dalawang araw. I think dalawang araw na hindi ako nakapag upload kasi hindi ako makapag-edit ng aking mga videos. May mga videos po tayo mga may guys, madami, pero hindi natin yung magawa-gawa. So gusto ko lang i-shout out dito si Girly Galvy. Ito ba yung kanyang channel? Girly Galvy 7115, shout out sa iyo. Sa kay Ma'am Mariel and Rames Vlog. Hi, Ma'am Mariel and Rames Vlog. Mga kaibigan ko na to sila. So, silang dalawa mga may guys, paki-visit naman po sa kanilang mga tahanan. Then, supportahan po natin sila. So, yeah. Wala tayong ibang maiano ngayon. Ay, also kay Kalami Vlog, sa kay yung isa kong kaibigan, si Amji. Ayan, yun si Amji. Ano yun? Fighter din yun po si Amji. Mga may guys, so sinasabihan ko sa kanya, i-go mo yung channel mo. Pwede ka nang gumawa ng channel mo ngayon. Walang problema, susuportahan kita sa subscriber mo. Sabi ko nang ganun. Sabi niya, pag-isipan ko pa. Kasi medyo mahirap-hirap din po yung mag-edit, mag-vlog. Sabi ko, wala naman problema yan. Gawin mo lang siyang part-time. Ayan. So, yung iba kasi dito mga may guys, kaya maganda yung kanilang mga thumbnail, maganda yung kanilang pagka-edit kasi naka-focus sila. Ayan. So, kung gusto mo rin na maka-focus, kung gusto mong maganda yung result na inyong vlog, focus ka lang. Ganun lang po siguro mga may guys, di ba? Kagaya ko, ako naman, hati-hati yung aking trabaho. So, katatapos ko lang naglaba. Ayan yung ating mga kamay. Ayan.
So katatapos nating naglaba, kasi hindi naman tayo maka-skip sa ating gawain araw-araw, ganun po yung ating role. Ayan. So sa mga nagtanong pala, ayan, sa Facebook ko, kung anong gawi or ano ang step by step, sabi ko sa kanila, hindi naman ako nag-tutorial, sabi ko. Kasi noon, nag-join po ako noon, nasa Saudi Arabia pa lang ako, pinag-aralan ko na din po yung paano mag-edit. Unang-una dito mga may guys, yung sa ano ng phone natin, kasi yung umpisa natin talaga is phone yung ating gagamitin. Hindi, may camera naman ako mga may guys, may Canon camera 500, yun po yung aking camera, pero hindi ko siya ginagamit, nasa bahay po, naka-stack po siya doon, walang selfie, kasi naka-stack. So mas okay yung phone muna, kasi yung phone mga may guys, andyan na lahat. Hindi mo na siya i-transfer sa ganito, hindi mo na siya i-transfer sa ganyan, sa USB, sa whatever na i-transfer mo, kasi nasa phone muna siya dati. Okay, so, ay, pagpasensyahan nyo na doon yung aking, ano ha, yung aking Tagalog. Kasi yung aking Tagalog, accent Bisaya. Ayan, so, accent Bisaya tayo. Pwede naman ako mag-Bisaya, pero may nagsabi sa akin na huwag kang mag-Bisaya, sis, huwag kang mag-Bisaya kasi may iba dito na hindi nakakaintindi daw ng Bisaya. So, sabi ko, mix na lang tayo. Mix Bisaya, mix Tagalog. So, ganun na lang po, diba mga may guys. So, ulitin ko once again, thank you sa support ninyo mga may guys, sa mga baguhan. Ayan, so, although gusto kong mag-vlog, may nagtanong pala sa akin mga may guys kung ano yung aking content sa aking channel. So, yung content ko mga may guys, napakasimple yung aking content talaga. Yung content ko lang daily life vlog po yung aking content mga may guys. Yun po ang aking content. So, sa ngayon. Pero, pagpapalain tayo ng Panginoon, siguro may mga content ako doon na pwede rin ninyong na may apply sa sarili ninyo. Like, how to do massage, kasi may experience din po tayo sa pagmamassage, sa pagki-caregiver ng matanda, may experience din po tayo. Isa po tayong caregiver sa Kuwait dati noon, at saka sa Saudi Arabia. So, yun po ang aking pwedeng i-share dito mga may guys, pero nga, wala pa tayong sapat na panahon, kasi sa ating sitwasyon ngayon, nagtatrabaho tayo, kailangan po natin na i-focus yung ating trabaho din bago yung ating pangalawang trabaho. So, itong pag-vlog mga may guys, parang pangalawang trabaho ko na to, or part-time job ko to sa aking sarili. So, hoping mga may guys na nasagot ko na yung ibang mga tanong ninyo. Sa mga nagtanong pala sa akin, no, sa kay Ma'am Mariel and Dreams Vlog, kung ano po yung aking Facebook page. Yung aking Facebook page is Vivigen Domingo. So, ilalagay ko lang dito sa description mamaya mga may guys. Or, isusulat ko na lang po mamaya doon sa ipopost ko lang mamaya. Ang lito, ano ba, nakakalito pakinggan, parang hindi maintindihan ng maayos. So, ipost ko lang po mamaya mga may guys yung aking account sa aking Facebook page. Wala kayong dapat ipag-alala doon mga may guys, dahil ako lang po yung andoon sa aking Facebook page. Wala tayong kaaway doon. Kung mayroon man, siguro yung mga hindi natin mapagkakaintindihan minsan na ating mga karelatives, mga kakilala, parang ganun lang mga may guys. So, office life, kahit hapon na, magkakape muna ako, kasi katatapos natin naglaba, masakit yung likod ko, parang ito na yata yung aking pangpawala ng pagod, yung coffee. Ayan mga may guys, yung ating chismis ngayon, sayang hindi ko nakita sino ba dito nakapag-subscribe sa kay Eileen Caliv. Si Eileen Caliv, mga may guys, magkalapit po kami ng city sa amin. So, siya sa Agusan Mars, ako naman sa Agusan del Sur. So, magkaano lang yan? Magkaisang province lang po yan. I mean, halimbawa, pag siya ang pupunta sa akin, I think mga 2 hours yata yung biyahe. Malapit lang. Hindi naman masyadong malayo yung sa kanila. So,
Gusto ko siyang makita, ma-meet in person, pero dito, andito tayo sa malayo, dito tayo sa Manila. So, ang siya naman ay nandoon sa Mindanao. So, hindi ko siya ma-meet ng person. So, yung kanyang mga vlog, yung kanyang mga, ano doon, mga my guys, yung kanilang sitwasyon doon, totoong-totoo po yun. Yung laging nagbabaha, laging kunting ulan lang, bumahana, ganun po yan sa amin mga my guys. Pero mas matindi sa kanila kasi lowest area po sila, pinaka-lower na area po yung Agusan Mars. Doon po yung talagang bagsakan lahat ng tubig sa kanila. So, parang ngayon pa lang na humupa yung yung tubig sa kanila. Parang ngayon lang na unti-unting nagiging lupa yung kanilang tahanan doon, yung kanilang lugar doon. Sa amin mga my guys, okay naman po sa amin. Thanks to God, hindi naman kami hindi naman po yung sa aming lugar, medyo taas-taas po siya na area. Pero pag mataas na po yung tubig at napuno na po yung Habong River namin doon mga my guys, talagang mag-o-overflow na yan. Yung tubig mag-o-overflow na yan, pupunta na yan sa barangay namin. Sa lahat po kami mga my guys, lahat po doon mapasok na ng baha. So, ayan mga my guys ha, sa mga nagtatanong kung anong probinsya ko, may mga nagtatanong din sa aking sa aking mga vlog dati pa, hindi ko na sila maalala pa. So, yeah, ang aking gustong i-extend lang sa inyo mga my guys, go lang, wag naman tayong mawala ng pag-asa. Lahat naman po tayo dito siguro nangarap na magiging isang vlogger din po. So, uulitin ko yan, lagi ko yung inuulit mga my guys, kahit doon sa aking mga kasamahan, sa aking trabaho, sa aking ganito na sa online na mga kaibigan, lagi ko silang ini-encourage na go lang, hayaan mo yung mga basher, kasi yung mga basher sila po yung mga kauna-unahang kauna-unahan nating mga supporters, yung mga basher, kasi nagla-like din yan, nagko-comment ganun. So wag na natin silang pansinin, sa halip ay atin silang i-welcome na i-welcome. Ayan, so turuan din po natin sila. Kung minsan mga my guys, pag uminit yung ulo ko, halimbawa yun sa pag-live ko, tapos may nang babastos sa akin, may nagsasabi na i-remove mo yung mo, ganito, ganyan, yun ang pinakaayaw ko talaga, kasi nagko-correct na po ako nyan. Again, para malinaw po ang lahat, pag yung sa pag-live ko, nasabi ng iba bakit ang tapang-tapang ko, na hindi daw ako marunong dumala, hindi daw ako marunong sa aking mga viewers, kasi nga may viewers ako doon na ang bastos, di ba? Sinasabihan ka nga, remove your ganito, remove your like this. Tama ba yun? Hindi yun tama. Kasi nababasa yun eh. Madami naman makabasa dun sa sa message niya. So, ang ginawa ko, sinasabihan ko siya, skip my live. I don't need you. Tama naman. Di ba? Hindi naman masama yung sinabi ko. Hindi naman yung sinabi ko. Hindi naman bastos yung sinasabi ko. Bagkos, yung kanya mga sinasabi is bastos yung sa kanya mga may guys. So, may isa akong kaibigan nagsabi na ay ganito ganyan, may nag-ano sa'yo na masamang vlogger. Sabi ko, hindi naman masama. Kasi nga nagko-correct ka eh, diba? I-correct mo yung mali ng isang tao para naman sa ganun ay matuwid na siya. Maituwid niya yung kanyang sarili. Ganun lang po yun mga my guys. Ganun po yung kasimple sa akin. Kahit ako, kung meron akong kasalanan na nagawa sa sarili ko, ako na mismo yung ituwid ko na yung sarili ko. Hindi ko nahintay na may ibang taong magsabi sa akin. Hindi na kasi hindi naman tayo yung mga batang walang alam-alam, mga matatanda na tayo. So yun po mga my guys ang ibig kong sabihin. So nagko-correct po talaga ako kahit saan ako mapunta, kahit naglakad ako. So ayan mga my guys, no, ang dami ko nang nasabi at sana ay tuloy-tuloy pa rin yung ating suporta sa bawat isa. Ayan, so once again, na-miss ko kayo kasi dalawang araw hindi tayo nag-live, wala akong na-upload. Na-miss ko kayo lahat mga my guys, sa inyong lahat, sa aking subscribers, sa aking mga non-subscribers, sa aking mga viewers. Thank you po sa inyong lahat. At sana po ay continue po yung ating tulungan dito. Thank you so much, and to God be the glory. Bye!